So mapapansin natin dito yung flag na naka bandera dito sa buildings dito sa may aquatic center. Eto, dito siguro nagstay yung mga athletes ng Vietnam. And dito naman sa baba yung sa may Indonesia. Sa pinakababa yung Thailand, Cambodia, Laos. Yan, Myanmar, Malaysia. Yeah, no. So ayun yung cauldron. Nandito na tayo sa may Athlete Stadium, New Clark City Athlete Stadium. And ganito, karaming tao dito ngayon. Ang saya rito. So babalik tayo dito kapag closing ceremony. Mas maganda kung may kasama. Ayan, ang daming tao. And yun yung Athletes Village ngayon sa harapan. Tara, pasok tayo dito. So maraming mga stall din dito. Bilihan na pagkain. Ayan. May isang hagdan doon, dito tayo dadaan sa kabila. Saya rito. Tsaka ang liwanag. Okay, makakapanood tayo ng live na dati kasi nung pumunta ako dito, hindi pa nagsisimula, kakatapos lang. So ngayon, ito. So alam nyo mga lights, ang maganda rito, etong napapanood natin ngayon, libre. Libre yung pagpasok dito, walang babayaran sa ticket. Kaya mapapansin natin, ang daming tao rito ngayon. So nakapasok tayo dito nang wala tayong binayaran. I will greet the contenders for the women's battle. And flash on the south side of the stadium on the LED board are the current standings of our participants for the women's heptathlon, wherein the Philippines Sara De Quinan leads the competition with a total points of 4,510. Up next is the last discipline of the women's heptathlon, the 800 meters. Okay, so nandito na tayo sa loob ng stadium ngayon. On lane 4, from Thailand, Sunisa Putsimuang. And on lane 3, from the Philippines, Sara Moreno De Quinan. Ladies and gentlemen, the 800 meter women's heptathlon. Yeah.
Congratulations to the 30th Southeast Asian Games in Women's 100-meter hurdles. Okay, so tara, akita tayo. So nandito tayo nga sa may bandang labas nitong yung pinaka entrance pala itong athletic stadium, and ito sa harapan natin yung cauldron. Ayan. And sa bandaron, yun naman yung athletic stadium. Tsaka yung disaster response. Itong building na to. Nakalimutan ko yung pangalan. Exact ang pangalan eh. Ayan. Mga, ito mga atleta na ito mga ito eh. Tingnan naman natin sa may bandang itaas. So tara, tingnan natin kung ano yung mga pagkain na bibili rito. So tuloy-tuloy pa rin yung tao. Dami tao. Okay, so pagkatapos natin dun sa may athletic stadium, eto maglakad-lakad naman tayo rito. So ang liwanag talaga rito kapag gabi. Tsaka eto yung dinadaanan natin. Palagay ko eto yung ano, eto nga yung design na daanan ng tao. And sa kabila naman, etong red, eto naman yung bike lane. So ang dami pa rin tao na dumarating. So, ang ganda dito, pagka maglakad ka, linis. So, ganito yung design ng ilaw dito. Merong ilaw sa baba, merong ilaw dun sa may ilaw sa kalsada, at saka ilaw sa sidewalk. Ayan, ang dami pa rin tao. So pabalik na tayo ng
Aquatic Center. Ayun, nakikita natin yung bubong niya. Ang ganda, oh. So, tingnan natin kung ano naman meron dito. Okay. So, ito yung view dito sa may gilid na Aquatic Center. Ito. And yun yung building doon, yung response. Basta yung building niya. Alam nyo, napansin ko dito sa may New Clark City, ang lamig ng simoy ng hangin dito. Parang nasa Baguio. Ang lamig talaga. So, diretso tayo, tingnan natin kung ano yung meron dito. Okay, so eto, nag-uwian na yung mga tao ngayon. And tingnan natin kung ano meron dito. May napansin kasi ako parang maganda rito eh. So, nandito tayo ngayon sa may eto, sa may gilid ng River Park. Eto yung mga makikita rito. Yan, pwede kayo magpahinga rito. Parang cottage. Eto. Tara, silipin natin sa taas. Pag umakit kayo dito, ayan, pwede kayo magpahinga rito. Okay. Ah. Alright. So parang mga ano to, mga cottages. Ayan, so pahinga muna tayo rito. So habang nakatingin kayo dito sa gilid. So ito naman nga pala ngayon yung River Park. Kaso lang gabi kasi ngayon, madilim. So hindi natin makikita ng maayos. Pero kapag kaaraw, babalik tayo rito para ma-feature natin itong River Park dito. Napakaganda talaga nito. Ito, pwede kayo magpa-picture dito. Ayan, no? Pang Instagram. So madilim lang kasi. Pero di ba, pagka-araw babalik tayo dito. Ayan, ipi-picture ulit natin to. Siya nga pala, may live performance doon banda dito. So ayoko masyado lumapit doon kasi baka makapiray tayo.
So nandito tayo sa may parking lot nitong Government Administrative Center. Ito yung building. Kaso wala nang space dito para mag-park eh. Kaya doon na tayo nag-park sa labas. So, nandito na tayo sa loob ng ito yung pinaka drop-off area. Okay, so dito tayo dumaan sa daanan ng tao. Ano ba yan? Puro ano kasi may live band kasi na tumutugtog dun sa ano kaya hindi tayo masyado makalapit, baka makapiray tayo sa music. May tumutugtog dun sa dulo. Ito yung aquatic center, ayun. Ganda oh, ang liwanag ng bubong. So ngayon, pauwi na tayo. Pabalik na tayo sa parking lot. Doon tayo nakapark. So, babalik na tayo ron. Ayan, nag-uwi na yung mga tao dito. So mapapansin natin yung mga ilaw dito, ayan. Wala talagang mga spaghetti wires dito. So public na ako ngayon sa parking. Dito tayo nakapark sa mismong highway, ACTX. So yun, layo ng nilakad natin magmula doon sa dulo. Kasi nandun yung ano eh, aquatic center. Hanggang doon, sa pinakadulo. Okay, thank you so much. And maraming salamat sa panonood ng ating updates dito sa mga nagaganap. Ayan, so malayo-layo pa talaga yung lalakarin natin. Anyway, thank you so much sa pagsama nyo ulit sa akin dito sa panibagong vlog dito sa New Clark City. Yung last na update natin was siguro 2 months ago na yun. So ngayon lang ulit tayo nakapag-update. Maraming salamat ulit sa inyo. And magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga update natin. Thank you so much. And God bless you all.